What is going on, guys? It's Jun Alberca here, and today we will be commuting to work. Today is October 26, Monday, here in Davao, and surprisingly, a little bit cloudy today, guys. Medyo maulap. Morning. So guys, our topic for today is safe ba ang Davao sa bike commute? So for those who are new to the channel, guys, I am Jun Alberca and I am working in a bank for 7 years. Sobra. Magi 8 years na ako sa bank, guys, and last year I tried bike commute. And this year, guys, due to pandemic, napapadalas yung pag-bike commute ko. So so I've been living here in near the airport. Sa harap ng airport yung bahay namin, guys. Then yung workplace ko sa BDO, sa malapit lang. Pag-uusapan natin ngayon, guys, kung ano ba yung pros and cons sa pagbabike commute. Okay. Ito yung subdivision namin, guys, na medyo makitid pa yung daan. Okay, so the first one, guys, pros and cons. Punta muna tayo sa pros, guys, yung mga advantages ng pagbabike commute. Okay. So the first one, guys, especially in this situation meron tayo, guys, na pandemic, ang advantages ng pagbabike commute is hindi ka yung lesser yung chance na mahawaan ka, guys. Medyo malubak yung daanan namin, guys, kasi yung subdivision namin hindi pa well developed yung daan. So ito yung burden ko everyday kung bike commute ako. Okay, so the first advantage, guys, na pagbabike commute is yung hindi ka mahawaan, lesser ka na mahawaan ng virus, kasi naka physical distance ka, guys. So unlike na magko-commute ka via jeep, so malaki yung chance na mahawaan ka ng virus. So ito yung pinaka-importante sa panahon ngayon, guys. Kaya kung mapapansin nyo, marami na yung nagbabike. So ito yung Davao International Airport, yung Sibag Bangoy, Bangoy Airport. Tapos ito yung kay Kibuloy. Namin, guys, sa harap
airport. Isa rin yun, isa rin dito sa disadvantage ng bike commute. Okay, so let's go sa second advantage, guys, ng pagbabike commute. So the second one is tawag nito, nakaka-less yung cost mo, guys, pag nagbabike ka papuntang trabaho, kasi wala kang gastos pang gasolina. Mahal ng gasolina dito sa Davao, guys. Pag nagsasakyan ako is nakitipid lang yung pagtakbo ko. Ang ruta pala natin ngayon, guys, is from Davao Airport tapos down to Lamosa, and then punta tayong Lanang, then Sasa. Ito yung ruta natin, guys. Advantage, guys, ng pagbabike commute is you will be healthy. So isa to, guys, sa go to exercise ko, guys, para pampapayat yung pagbabike. Ang bilis dito maka weight loss, guys. Tapos ang saya po, guys, kung nagbabike ka. Mula dito, guys, so marami nagbabike. Para hindi hassle yung pagbabike to work nyo, guys, dito sa Davao is you should leave earlier, so dapat maaga kayong pupunta trabaho, guys, para walang traffic. Kasi pag aabutan kayo, especially sa 7 a.m. to 8, rush hour na yan, guys. Disadvantages ng pagbabike commute. Okay, so ang napapansin ko, guys, sa pagbabike commute dito sa Davao is ang number one struggle talaga, guys, is walang bike lane. So mauwi ka sa bike at your own risk. Wala dito, guys, walang bike lane. Wala ang designated na bike lane dito sa Davao, kaya pahirapan. Yung number 2 na disadvantages ko, guys, na disadvantage ko pag nababike to work, guys, is yung ulan.
talaga, pati yung init. Especially guys, last week, sa parating umuulan dito sa Davao. So you have to decide kung uuwi ka bang basa or hintayin mo na lang na mawala yung ulan pero late ka na. Isa rin yun guys sa mga disadvantages kapag nagbabike to work. Balik tayo sa walang bike lane dito sa Davao guys. Tulad dito, ito yung Damosa guys. Paano ito kalagyan ng bike lane kung congested na yung daan? Tulad dito guys, paano kaya ito kalagyan ng bike lane? Diba? So kung nagbabike tour ka, hindi ka dapat dadaan dito kasi ang traffic. Pero ngayon guys, kasi early ako, 6 a.m. pa ng umaga, traffic. Okay. So punta tayo guys sa disadvantages number 3. So ito yung isa rin to sa hassle guys. Ito yung pawis. So dapat guys hindi ka patatakbo ng malakas para hindi ka magpawisan, dapat chillax ka lang. Kasi guys, sobrang hassle pag pinapawisan ka tapos majuduty ka pa. Diba? Sobrang hassle pinapawisan ka sa office. So guys, ano yung masasabi niyo sa mga nagbabike to work dyan? Just feel free to comment down below ano yung experience nyo guys sa pagbabike to work. And ang disadvantages number 4 guys is ibang driver guys, hindi pa nila accept guys na marami nang nagbabike to work. So yung iba walang disiplina, pag hindi ka careful mababangga ka. So isa rin yun guys sa mga hamon ng mga nagbabike to work. So yun lang guys, walang traffic ngayon, so early tayo. So ito yung Damosa guys. Lanang guys, papunta na tayong sasa. So, buti dito sa Lanang guys is 3 lanes tapos may extra daan for bikes. Ang problema lang dito guys is tulad dito ay nagkukross sa daan, tapos yung iba, yung mga jeep,
okay naman yung pagbabike to work ko. So, hindi lang ako pala, hindi ako permanent daily guys na nagbabike to work. Especially this month na palagi may ulan. Tinitingnan ko yung weather forecast guys bago nagbabike. Para naman hindi masira yung araw ko pag naulanan. Diba? Imagine niyo going to work tapos umulan. Pero dito guys. Diba? Cross sa daan guys sa jeep. So yan sila guys, wala yan sila pakialam kung may bike sa likuran. Isa rin yan sa mga dapat sa alang-alang pag nagbabike ka rin to work guys, yung disiplina ng ibang driver. Guys, hopefully may naitulong ako sa inyo kung okay ba ang pagbabike to work. So see you guys.